So yan mga kaibigan, na medyo maganda yung panahon, maliwalas, at tayo ay sa araw na ito ay meron tayong may babahagi sa inyo na aking gagawin sa araw na ito, no? Dahil ako'y gagawa ng sa isang lugar ay maglilinis ako, maglilinisan ko yung mga kalat, yung mga damo na medyo matataas na, at pagkatapos noon ay kukayan ko sa gitna, no? Kukayan ko sa gitna at lalagyan natin ng mga damo. So, yun lang po muna ang ating gagawin sa araw na ito. At patuloy nyo pong subaybayan ng ating mga ginagawa, no? At nang sa ganun, gabay sa inyo, lalo na kung kayo may mga sariling lupa na pinagtataniman, no? Kaya, umpisa na natin mga kaibigan. Let's go! So, masukal pa siya. At syempre,
At ayan mga kaibigan, at ayan na po yung nalinis natin, no. Hindi pa siya talagang malinis na malinis, no. Kung makikita nyo, meron pa siya mga natirang damo, no. Pero ganun pa man ay okay na rin yan, dahil tatambakan pa naman natin yan. Tatabunan natin. Hukayan muna natin siya, at yung mga damo na nakikita nyo na yan, yan. Sasaidin natin yan, tapos ilalagay natin dun sa gitna yung ating hukayan. Doon natin siya itatambak para yun ang maging pagkain ng ating mga halaman, no? Kaya yan po. So, let's do this!
So guys, ayun na yung hukay, no? May hukay sa gitna at syempre katulad na sinabi natin kanina, ang ilalagay natin diyan ay mga damo, no? Yung mga damo na pwedeng sariwa pa. Kasi antayin mo naman siya na mabulok pag nagawa mo yung plot, natakluban mo ng plastic mulch tulad nito. Ayun. Ay hintay mo yung 15 days, no? At pwede mo na siyang taniman, no? At tulad nga nito, mga kaibigan, mga kapatid, yung ating nilinis na lugar or lupa na gagawa natin ang plot ay hukayin natin sa gitna. At pag nahukayin natin sa gitna, okay lang naman na ang lapad ay singlapad nung pala, no? Yung pala na malapad. Ito, papakita ko sa inyo. So, yan, kahit singlapad ng pala na to yung hukay, no? Yan, at hindi naman siya ganong kalalima, no? Siguro ilubog lang yung pala at okay na ilalim pag nalubog mo lang yung pala. At tulad yan, itinambak lang natin sa gilid yung mga lupa dahil yan din yung itatabo natin, no? Kapag nilagyan na natin siya ng mga damo. Oh, katulad ng ginawa natin dito, may nilagay na tayong damo pero hindi pa sapat ito. Kulang pa, no? So, ituloy natin yung paglalagay ng damo. Yan. All right. Let's go. Guys, ayan po. Ayan na yung ating plot, no? Nilagyan na natin ng damo. So, marami na siyang nakalagay na damo. At mas maganda kung mas madagdagan nyo pa, mas marami, mas siksik, mas okay po siyang maging pagkain ng ating halaman. So, ayan mga kaibigan, at meron na po kayong idea sa inyong gagawing pagtataniman ay una ay kung ito ay masukal at makalat, may mga damong matataas ay linisin muna, no? At yun, pag nalinis
Ang ikalawa ay hukayan sa gitna. Pagkahukay sa gitna ay lagyan na lang natin ng mga damo, no? Yung mga damong nilinis ninyo sa lugar na pinaghukayan ninyo o pinagtabasan ay yung mga damo na yon ay pwedeng ilagay nyo doon mismo sa hukay na ginawa nyo para pag nabulok yon, yun ang maging source ng mga halaman na maging pagkain nila kapag na-decompose, no? So ayan po, so may mga ano na, kaya ayos na ayos talaga itong ating ginawa. So meron na tayong idea at sana ay patuloy po kayo na tumangkilik sa ating mga ginagawang video. So ayan po mga kaibigan, mga kapatid, at lalagyan na natin yung ating hinukay ng mga damo, no, na magiging source ng pagkain ng ating halaman. At ngayon ay apply natin siya ng imas. Ang imas po ay microbes, gising na microbes na po siya, no? At siya po yung gagamitin natin na mas mabilis na magpa-decompose ng mga halaman na inilagay natin sa hukay, no? O yung mga damo. At siyempre, ang kagandahan dito sa imas ay naiiwasan, no, na yung ating halaman ay makakuha ng sakit na galing sa lupa. Yun po yung kinatawag na soil-borne disease. At halimbawa, sa kamatis, yung kamatis nyo ngayon maganda, kinabukasan ay nalalanta na, no? So yun po yung sakit na galing sa lupa na tinatawag na soil-borne disease. At para maiwasan yun, i-apply po natin yung imas. At yung imas po ay tinatawag na effective microorganism activated solution. So paggagamit tayo ng imas, mga kaibigan, mga kapatid, ay kailangan natin ng isang balding tubig na ang tamang capacity ay 16 liters, no? 16 liters po. At medyo itong ginagamit natin ay medyo malaki. 20 liters capacity po ito. Pero sa isang balding tubig na 16 liters capacity, lalagyan nyo siya ng imas na isang lata, no? Pero kung mas maganda, dadalawahing lata nyo na, no? Para mas effective, no? Mas mabilis itong magpabulok sa ating mga nilagay na damo o pagkain ng halaman. So, gagawin natin, i-apply na natin. So, let's go! So, kung nakita nyo at narinig nyo, meron pa siyang pressure, no? Kaya, masasabi natin na yung imas natin ay buhay na buhay, yung mga mikrobyo. Ayan po. Ayan. At syempre, kukuha na tayo ng isa. Ayan. Op. Isang lata. Syempre, para mas maganda, dalawin na natin. Para mas mabilis mabulok yung ating nilagay na damo. Ayan. Alright. Syempre, haluin muna natin ito. Ayan. Haluin. Haluin, haluin. Ayan. Pagkatapos, basahin na natin yung ating mga damo.
So ayan po mga kaibigan, no? At na-apply na po natin yung ating imas sa ating mga damo na pinapabulok, no? Kaya sa inyo po mga kaibigan, kung gusto niyo po matuto na gumawa rin ng imas, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, no? At mag-like sa ating mga ginagawang video at sa aking YouTube channel. At ganun pa man, huwag niyo pong kakalimutan na kung gusto niyo matuto ay just comment below sa ating comment section. So ayan guys, hanggang dito na po nagtatapos ang ating vlog. At sana nag-enjoy po kayo. Sana naging satisfied kayo sa vlog natin sa araw na ito. At syempre, bago matapos ang vlog, kabuuan ng vlog na to, ay shoutout po natin yung mga nag-subscribe sa ating YouTube channel, no? Kaya shoutout po kay Sir Samuel Rizon at Cathy Rizon at Jimmy Mersula at Leia Mersula at syempre sa iba pa kay Mark Anthony Sineta, Elvin Sineta at John Paul or Pau Pau Sineta at si Samuel, no? Si Samuel, si Ludo, shout out Warren Saksin Vlog at Jemima Prires, shout out. At syempre sa iba pa na gusto magpa-shout out ay mag-subscribe na kayo at mag-comment lang po kayo sa ating comment section. At sa susunod na mga vlog ay mag-shoutout ulit tayo sa mga magsasubscribe pa at magla-like. At huwag niyong kalimutan na pindutin yung bell button, no? Kaya muli mga kaibigan, lumalakas na yung ulan at hanggang dito na lamang po ang vlog natin. So, stay gardening!